dito yung isang test plate. Ito, dito yung isa. So, okay pa siya, buo pa. Yung susunod naman natin yung starter. Check ko yung switch kung okay ba. Papaganahin lang natin yung starter relay kasi yun yung ano sa atin ang may-ari, kasi hindi naman ito gagana ng start kasi yung battery nga niya nag-weak na. Kasi nga sabi ko may problema din to sa magneto. Mahina yun yung nilalabas na kurente galing sa magneto kasi na-repair ng magnet. So ang sabi ng may-ari, importante lang daw na ano, lumana lang yung papunta sa relay kasi balak nyo. Pag naka-charge na maayos yung battery niya, hindi na siya magkikik. Yun yung gusto niya. Sige, iyan ako pa kung unahin ko yung switch niya. Gumagana pa yung para sa starter. I-test ko yun. Ayan, sa starter na tayo, sa mag-trigger sa relay. Mag-trigger sa starter relay switch. Ito yung socket niya, papunta ng starter relay. So yung trigger niya, positive. Positive yung mag-on sa kanya. So ito pala guys, yung mga switch assembly nito. Saka yung kanina dito na winirings ko sa signal light at saka doon sa mga doon din sa headlight. Yung mga switch assembly niya iba-iba na. So kaya nga pagdating dito iba-iba na yung kulay, iba na yung color. Saka dito yung switch assembly nito, hindi na ito yung stock niya. So kaya nga pagdating doon sa mga termination niya, dito iba-iba na yung kulay. Ito nga nakita ko ngayon yung karugtong niya dito. Dito yung termination nila kasi iba na nga yung ano nito, yung switch assembly. So pagdating dito, dito na yung mga binugtong, yung mga termination. So ito yung trigger ng starter relay. So ito yung switch ng starter. Ito test natin guys kung okay pa yung switch niya. At saka i-test din natin ang yung continuity para sigurado kung mula dito sa pinagdugtungan papunta dun sa circuit na to. Naglagay na ako dito ng pang-tusok kasi i-test natin yung kung mula doon sa dinugtungan papunta dito sa circuit kung buo pa yung wire. Ngayon gagamit tayo ng tester. Set natin sa continuity setting. Tapos lagay yung isang tester dito sa tinusukan ko na. Saka yung isa doon sa karugtong doon sa dinusukan. Thank you.
dito yung isang test plate. Kaya dito yung isa. So okay pa siya, buo pa. Tapos susunod natin yung test, yung pag-trigger ng switch. So positive trigger siya. Hanap tayo ng accessories wire. Kasi pag positive trigger, pag unang susi, magkakaroon ng supply yung mga accessories wire. So dito, may nakita ko dito connection ng accessories wire o yung pag unang susi, magkakaroon ng supply. Yun yung accessories wire. So dito tayo, lagay ng isang test plate niya siya. At saka yung isa, dito na lang tayo mag-access dito sa wire na. Siya nga pala, para matis natin ng maayos yung switching niya, pwede disconnect natin yung socket dito. Na papuntang relay. Para maganda yung pag-test natin ng continuity para sa switching. So, yung test lead na isa dun sa accessories wire. Tsaka yung isa, yung papuntang wire ng switch. Yan, siya yung magti-trigger ng starter. Tapos pindutin natin yung switch dito, yung starter switch. Pag tumunog yan, so magkakaroon siya ng contact. So ibig sabihin, hindi pa sira yung switch. Pag pinindot ko ito na mag-beep yung tester. So pipindutin ko na. Ayan, pinipindot ko na pero wala siya. So kaso sira na itong kuhan. Sira na yung switch ng starter para sa starter relay, para gumana yung motor, starter motor. So confirm, palitin na ito. Siya nga pala guys, confirm natin kung okay ba yung starter relay nya. Nandito yung socket papurtang starter relay, tapos yung wire na yellow na may lining na red, yung trigger nya, na yung trigger nya na papunta dun sa starter switch. Ito yung trigger. So ang gagawin natin para na confirm natin na okay yung starter relay, iti-test natin to. Ito, nagyan ko na ito ng tusok dito, tapos itatap natin dun sa battery kung mag lalagitik ba yung starter relay nya. Kung naglagitik yung starter relay nya, ibig sabihin okay pa yung starter relay, hindi sira. Kung lalagitik nyo ito guys, kasi yung battery nya ay low bat. So stop ko na dito sa positive sa battery. Dito yung positive dito. Tap ko na. Yun, tumunog. So naglagitik yung relay at saka yung starter motor, pero hindi makayana ng battery kasi weak na yung battery. So confirm na okay yung relay.
sa neutral indicator niya, di umiilaw. Ito sa signal light indicator, ito sa high beam. So ito nagka-problema dito, hindi umiilaw. So yung tiningnan ko, yung wire niya dito, dyan sa ilalim, papunta dito sa socket, iba yung kulay. Ito siya. Tapos paglabas dito, ito yung kulay niya, yung green at saka red. So nagkaiba sila. Kaya guys, yung iingatan natin, kasi yung ibang socket, iba yung kulay sa nagkakaiba yung kulay sa socket. Kulay dito, iba kulay dito, tapos dito iba yung kulay. Yun yung iiwasan natin na magkamali, lalo na katulad dito, rewire ko to. So ilang beses na siguro itong binakwas-paklas, kasi dami ng putol-putol, tapos iba-iba yung line niya. Kaya nga dito napansin ko, iba din yung kulay dun sa papunta dun sa gear para sa pag neutral position. So pag naka neutral position, itong wire na to, nakatouch to sa gear, yung mga magpupuntakan to ng ground. So magkakaroon ng ground para supplyan niyo yung light indicator para umilaw siya. So ito, finished ko na to, naka-neutral. Okay na to, may ground supply ito. Kaya lang putol na to, pinutol, binalatan ko na kasi finished ko yung hanggang dito at saka i-body ground mo. Magkakaroon siya ng continuity gaya ng pag-test ko ng mga pinagagawa ko. Okay naman siya, may continuity siya, naka-neutral din siya ngayon. Okay na. Kaya lang yung wirings talaga ng motor, iba-iba yung kulay, iba yung kulay dito sa papuntang gear, neutral gear para mag-trigger ito ng ground. Iba yung kulay, tapos pag dito sa socket din, simula dun sa light indicator ng neutral, iba yung kulay ng papunta sa ano, sa magti-trigger ng neutral, ng ground trigger. Dito paglabas, ito na yun siya, ang green and red. Tapos ito na yung dulo ng green and red, tinist ko na siya, ito lang siya, tinist ko siya para sigurado ito siya, at sigurado na may continuity. Good siya, may continuity. Kaya ngayon susubukan natin i-tap itong dalawa, kung iilaw na yung neutral indicator. Ayan, nakatap na. Nakatap na. Galing yan. Ito galing to dito sa gear. Na siya yung magti-trigger pag naka-neutral. So, iuna natin yung susi. Sa neutral position na yan. Naka-neutral gear position na yan. Iuna natin to. Tingnan natin kung mag-iilaw ba yung neutral indicator. Hop! So, on na. Ayan, umiilaw na siya. Patayin natin yung susi. On. Okay, good na. So yun lang, yun yung iingatan natin pag ganito na. Kasi meron din sa socket mismo ganito, ibang kulay dito, tapos paglabas dito iba yung kulay.
Tapos dito naman papunta ng gear para sa trigger ng neutral. Iba din yung kulay. Yun yung iwasan natin na magkakamali. Tulad nito para sure-sure gumamit tayo ng tester. Multimeter tester. I-test natin siya ng continuity. Okay. Ayan nyo guys. Naibalik ko na. Inayos ko na yung mga wires. Hindi pa ito napalitan ng mga switches doon sa horn, sa starter switch, kasi sabi ng may-ari sa susunod na lang yung mga switches. Ang importante daw na rewire, tapos na isaayos natin lahat. Nakabit na yung mga daan ng mga nangaputol, tapos yung nagka short circuit, ayos na. Problema na lang nito ay yung mga switches, gaya ng yung brake light switch din sira, at saka hindi pa rin yung brake light, kasi wala siyang brake light, kasi nabagat na bandato, tanggal yung brake light. So basta na check ko na siya lahat. So kung gusto na may-ari na palitan ko ng mga switches, ready na siya. So yung sa signal light niya, wala namang problema yung switch, at saka yung sa headlight, kaya yun yung napagana natin. Basta yung iba, abang na lang, ready na lang yun in case gusto na niyang pakapitan. So yun lang guys, binalik na natin, tapos na.